Sinak. Magandang araw po sa lahat ng mga tigapakinig ng inyong channel. Ibabahagi ko lamang po ang masasabi kong natatanging kwento ni na Maria at Mary. Sila po ay kambal. Short background lamang po ukol sa kanila. Si Maria po ay yung tipo ng mas makulit at matigas ang ulo kesa kay Mary na talagang masasabing total opposite ni Maria. Matalino ito at masipag. 2 days na nga lang at final exams na nila at nursing students ang dalawa. Nag-OJT na rin sila ng mga panahong iyon sa isang ospital at si Maria ang morning shift habang si Mary naman ang panggabi. Nagpaalam si Mary kinagabihan papunta sa ospital. Ang sabi ni Mary, "Maria, aalis na ako ha. Magkitan lang tayo bukas. Huwag ka malilate tsaka mag-review ka bago matulog ha." Sumagot naman si Maria sa kanya ng, "Oo na nga ate, para kang si mama ka mo." At si Mary naman ay sumagot din ng, "Nga pala, speaking ni mama, uuwi pala sila after ng exams. Kaya huwag kang magkakalat dito sa loob ng bahay para konti na lang lilinisin natin." "Oo na, oo na. Sige na, baka mamaya malate ka pa. Feeling ko naka-attend na nga ako ng isang banal na misa dahil sa kaka... sa kaka-sermon mong yan." Pagbibiro sa kanya ni Maria. The next day ay hinintay ni Mary si Maria sa gawin ng kanto para sabay na sila na patungo sa school. Dumating na nga si Maria at naghintay sila ng bus since yung school nila ay matatagpuan sa pusod ng lungsod. Medyo may kalayuan talaga sa kanilang bahay. Hanggang sa tuluyan na nga silang nakasakay sa bus at meron silang napansin sa isang upuan na dapat sana ay pepestuhan nila. "Ate, may wallet oh," sabi ni Maria. Tiningnan nila kung ano ang laman nun. Sa loob nga ng wallet ay may nakita silang litrato ng isang matandang lalaki at pagtingin nila sa gawing likod ay merong nakasulat doon. Nang kanilang ang tignan, alam agad ni Mary na ito ay sa wikang Latin. Napag-aralan kasi nila ang lengguaheng iyon since mahilig din talaga na mag-aral ng iba't ibang lengguahe si Mary. Nang makita nga ni Maria kung ano ang nakasulat dito, tila hindi niya kinaya sapagkat hindi rin naman niya naiintindihan. Kung kaya't ibinigay na lamang niya ito kay Mary. Lumipas ang isang buong maghapon at natapos din ang exams ng dalawa. Nagpaalam na rin si Maria na malilate siyang uuwi kasi makikita pa daw sila ng kaibigan niya. Kung kaya't nag-decide na rin si Mary na umuwi ng bahay. Kinagabihan, pag uwi ni Maria, agad na ibinungad niya sa kanyang ate ay kung may ulam pa ba sila. Sumagot naman ang kanyang kapatid na meron at nasa lamesa. Pagkatapos kumain ni Maria at makapaglinis, pumasok na din siya sa kwarto niya at natulog. Since may pasok kinabukasan si Maria sa ospital, nagmamadali din itong umalis ng bahay at late nang nagising. Nagpaalam na lamang siya sa ate niya at kumatok sa kwarto ni Mary, sabay sabing, "Ate, pasok na ako ha. Nakapagluto na ako ng ulam. Kumain ka na lang dyan." Lumipas ang buong maghapon at nakatanggap ng chat si Maria galing sa kanilang ina at papauwi na nga daw ito sa bahay. Sabay-sabay na nga lang daw silang maghapunan. Excited namang umuwi si Maria. Pagdating niya sa bahay, nandun si Mary at ang kanyang ina. Nakaupo na sila sa hapagkainan. Masayang nagkwentuhan ang mag-iina. Hanggang sa lumipas ang ilan pang sandali, nakaramdam ng antok si Maria. Bago tuluyang umalis sa pagkainan, nagpaalam siya sa kanyang ate at sa kanyang ina ng, "Ma, huwag na kayong kumilos dyan ha. Si ate na pong bahala at off niya today." "Tama ma, pahinga na po kayo." Second emotion naman ni Mary. Madaling araw nang may marinig si Maria na parang merong nagsusuka. Dahil antok na antok nga siya ng sandaling iyon,
binaliwala lamang niya sa pag-aakala na nanggagaling lamang ito sa labas at marahil ay isa na namang lasing nilang kapitbahay iyon. Kinabukasan, pagising nila, agad ay may nakahain na sa lamesa. Nagtataka tuloy ang kanilang ina kung kaya't napatanong ng, "Oh, Maria, ikaw ba naghanda nito?" "Ah, hindi po ma. Baka si ate. Kagigising ko lang din po eh. Tsaka hindi na din po ako kakain kasi may nag-absent daw po pala doon sa OJT. Kailangan ko na pong pumunta sa ospital para palitan po yung schedule niya." Nakita nilang lumabas si Mary at naka-uniform na rin ito. Kung kaya't nagtaka si Maria at nagtanong ng, "Oh, akala ko ba off mo ate? Nag-iba ka rin ng schedule?" At tumango lang si Mary at umalis. Nasa ospital na si Maria. Ganap na tanghalian na iyon at habang kumakain si Maria, nilapitan siya ng head nurse ng ospital at tinanong kung okay lang ba ang ate niya. Pangatlong araw na daw pala kasing hindi ito pumapasok. Sa pagtataka, napa, "Po? Eh pumasok po siya mas maaga nga sa akin kanina. Eh baka hindi niyo lang po nakita." At the same time, tumawag ang mama nila at pinapauwi siya. Sa labas ng bahay nila ay ang daming tao at ang iingay ng mga aso kasabay ng tila nakakasulasok at masangsang na amoy. Dali-dali siyang umakyat sa bahay at nakita niya na nakabukas ang kwarto ni Mary at ito'y nakaluhod at naaagnas na. Hawak-hawak nito ang litrato nung matanda na nakita nila doon sa bus. Gulat na gulat si Maria sa pangyayari. Ilang araw na palang patay si Mary. Pero ang pinagtatakhan nila ay kung sino pala yung nakasalamuha nilang Mary, yung nakasabayan nilang kumain at nakausap pa at nakakwentuhan. Sino rin yung pumapasok sa trabaho na nagpapaalam sa kanya? At sino rin yung nakasabayan niya papasok sa eskwelahan? Hanggang sa namuo sa kanyang isipan na marahil yung nakasulat sa likuran ng litrato ng matandang lalaki na kanilang nakita sa loob ng wallet ay may hatid na sumpa na kung sino man ang bumasa, tiyak na may hindi magandang mangyayari at maghahatid pa ng kamatayan. At inyong napakinggan ang tampok na One Shot Tagalog Horror Story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel. Kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.